Resulta ng lie detector test sa pagitan ng isang pamangkin at tito, ilalabas na. Sobrang nag-viral nga sa social media ang reklamo ng isang misis doon sa himpilan ni Idol Rafi Tulfo. Ito'y patungkol sa kuha ng CCTV ng kanyang mister at pamangkin nito, kung saan kitang-kita talaga kung ano ang kanilang mga pinagagawang hindi maganda. Labis na hinanakit ang nadarama ng isang misis na nagsumbong sa himpilan ni Idol Rafi Tulfo kahit ito'y matagal na nangyari ay ngayon lang siya nagreklamo at kusang loob na pumunta sa himpilan ni Idol Rafi Tulfo nang dahil hindi na nga kaya ang mga pinagagawa ng kanyang pamangkin at ng mismong mister niya. At dahil sa kanyang sumbong ay mas lalong nagalit ang nasabing misis nang dahil nga itinanggi nga ng kanyang pamangkin ang pinagagawa nito kasama ang kanyang mister. At binaliktad pa ang pangyayari sapagkat ay may pahintulot daw sa kanya na magkaroon ng relasyon ang nasabing pamangkin at mismong mister niya. Kaya umiyak sa galit ang nasabing misis sapagkat sino pa namang nasa tamang pag-iisip na misis ang papayag na magkaroon ng relasyon ang kanyang mister sa mismong pamangkin nito. Kaya pati si Idol Rafi Tulfo'y nagagalit din nang dahil ay hindi nga maganda ang mga pabibintang ng nasabing pamangkin. Nahinamon nga ni Idol Rafi Tulfo ang bawat kampo na magpa-lie detector test para malaman at magkaalaman kung sino nga ba talaga ang nagsabi ng katotohanan, bagay na pumayag naman si Isabel Dolim, ang pamangkin na sinasabing nakipagrelasyon sa kaniyang tito. Kaya ayon kay Idol Rafi Tulfo, dito malalaman kung sino ba sa dalawang kampo ang nagsisinungaling sapagkat sa pamamagitan ng lie detector test ay magkaalaman talaga kung sino nagsabi ng katotohanan. Kaya maraming mga tao ngayon ang nag-aabang tungkol sa resulta nito na dahil para sa kanila ay talagang napakalaking tulong ni Idol Rafi Tulfo para sa mga tao na nangailangan ng tulong na walang solusyon o hindi maresolba sa pamamagitan ng barangay o di kaya sa kanilang bawat kampo. At tangi si Idol Rafi Tulfo lamang kanilang malalapitan at dito na nga magkaalaman kung sino nga ba talaga ang nagsabi ng katotohanan.